The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The disciples said to Jesus, "Now you are talking plainly and not in any figure of speech. Now we realize that you know everything and that you do not need to have anyone question you. Because of this, we believe that you came from God." Jesus answered them, "Do you believe now? Behold, the hour is coming and has arrived, when each of you will be scattered to his own home, and you will leave me alone. But I am not alone, because the Father is with me. I have told you this so that you might have peace in me. In the world you will have trouble, but take courage, I have conquered the world." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Our God knows how to keep His promise. Pag ang Diyos ay nangako, tinutupad niya ang kanyang pangako. Sa kanyang pag-akyat sa langit, nangako siyang hindi niya tayo pababayaan. He will not leave us orphans, will not abandon us. He will send the Holy Spirit. At tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi tayo pinapabayaan. Kaya itong simbahan na tinatag ng Diyos sa loob ng ilang libong taon ay natiling matibay at matatag sapagkat tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi tayo pinapabayaan. Kahit doon pa man ay tinutupad na ng Diyos ang kanyang pangako eh. Na magkasala ang ating unang magulang, sila'y tinaboy mula sa paraiso at sinara ang pintuan ng langit. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nangako siya na magpapadala ng manunubos upang tayo tubusin at muling mabuksan ang pintuan ng langit. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Yan ang ating Diyos. Marunong tumupad sa kanyang pangako. Hindi tayo pinapabayaan. At totoo po yan, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Patunay. Nariyan ka pa oh. Nakaupo dyan, nakatayo dyan, nakikinig dyan. Kasi kung pinabayaan ka ng Diyos, bakante na yung upuan mo. Wala ka na riyan. Sa dami ng pinagdaanan mo, sa dami ng nangyari sa buhay mo, lingunin yung buhay niyo. Ang dami nangyari. Nagkasakit, naksidente, na-ospital, inoperahan, na-COVID, nandiyan ka pa rin. Nakanda hirap-hirap, bumagsak ang negosyo, nakanda utang-utang, nakabangon ka pa rin. Ang daming bagyo, unos, lindol, baha, sunog, pagputok ng bulkan, nandiyan ka pa rin. Ang daming ginawa sa'yo, binuli ka, siniraan ka, ginawan ka ng kwento na hindi totoo. Pinagtaksilan ka ng mahal mo sa buhay. Pinagpalit ka sa iba. Iniwan ka. Nandiyan ka pa rin. Hindi ka pinabayaan. Kasi tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi tayo pabayaan. Kaya sinabi niya rito, take courage. Huwag ka matakot. Magpakatatag ka. Nandito lagi ako, hindi kita pinababayaan. At tinutupad yan ng Diyos. Ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako. Dapat tayo, tumutupad din sa ating pangako sa Diyos. Kasi may mga pangako din tayo binitiwan sa Diyos eh. Nung tayo bininyagan, maliliit pa kayo noon, yung inyong mga ninong at ninang, isang tumatayo para sa inyo, may hawak na kandila, nangako sila para sa inyo. Ano kailang pangako? Tatalikdan ang lahat ng pangaakit ng kasamaan at susunod sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, magiging mabuting Kristiyano. Nangako kayo. Nung tayo pumasok na sa paaralan, nanumpa, nangako tayo sa watawat. Palatang makabayan, sisikapin ko mag-isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Nangako kayo na maging tunay na Pilipino,
huwag niyong pagtaksilan ng inyong bayan. Huwag kayong paapi o huwag tayong paapi o paalipin sa mga dayuhan. Kung kailangan, ipagtanggol. O kung kailangan talaga, ipaglaban natin ang ating pagka-Pilipino. Nangako tayo eh. Nung kayo ay kinasal, nangako kayo sa asawa ninyo, sa harap ng altar. Habang sinusuot yung sinsing, anong sabi nyo? Sa asawa nyo, kailanman hindi kita pagtataksilan, isuot mo ang sinsing na ito na sangla ng aking katapatan. Nangako kayo. Nung kayo nahalal ng mga opisyal ng bayan o pinuno ng inyong samahan o organisasyon, nung kayo'y tidalaga, induction, nangako kayo. Gakampanan ko aking tungkulin sa abot ng aking makakaya. So help me God. Nangako kayo. Kaming mga pare, nangako din na maging pare magpakailanman. Yung mga madre, ganun din. Nangako din yan. Buong buhay na pag-aalay ng kanilang sarili. Dapat tinutupad natin ang ating mga pangako. Kahit simpleng pangako lang, ha? Ay yung piniram nyo, nangako kayong solihin nyo. Abay, solihin nyo. May utang kayo, nangako kayong babayaran nyo. Abay, bayaran ninyo. Simpleng pangako lang yan, ha? Ang Diyos natutuwa sa mga taong marunong tumpad sa pangako. Alam nyo, ang Diyos parang bata yan, eh. Hindi tayo tatantanan hanggat hindi natin tinutupad ang ating pangako. Parang bata yan eh. Nag-promise ka eh. Hala. Ang Diyos natutuwa sa mga taong tumutupad sa pangako. Kasi ang mga taong tumutupad sa pangako, tawag sa kanila ay tapat. At ang Diyos ay natutuwa sa mga taong tapat. Mapagkatiwalaan, tapat. Pero ang Diyos at kahit tayo mga tao ay hindi natutuwa sa mga taong hindi tumutupad sa mga kailang pangako. Hindi lang paasa, ha? Sinungaling. Taksil. Kaya ayaw yan ng Diyos ng mga sinungaling eh. Ang demonyo, prinsipe ng kasinungalingan, the prince of lies. Hala, kapag hindi kayo tinutupad sa pangako, sinong tinutularan ninyo? Ang Diyos natutupad sa mga taong marunong tumupad sa pangako. Mahirap maging tapat. Mahirap tumupad sa ating pangako. Kaya lang sabi ng Panginoon, take courage, I have conquered the world. Hindi ko kayo pinapabayaan. Binibigyan ko kayo ng sapat na lakas upang matupad ninyo ang inyong mga pangako. Tinutulungan ko kayo. Ginagabayan ko kayo. Hindi ko kayo pinapabayaan. Ayan na, magandang paalaala yan sa atin, ha? Na inisip natin lagi ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako. Hindi tayo pinapabayaan. Ang Diyos, hindi tayo iniiwan. God is not up there. God is in here. He lives in us. He breathes in us. He moves in us. He works in us. Nasa sa atin ang Diyos. Kaya ba'y kakayahan tayong tukdin ng ating mga pangako? Ang Diyos, tinutupad ang pangako sa atin. Kaya ang Diyos ay nananahan sa atin. Tukdin natin ang ating pangako sa Diyos. Nang sa ganon, tayo rin ay manahan sa Diyos.